ito, itutok. Isang oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod. Totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido Nitulfo. Si Patrick Tulfo sa Rapido Nitulfo. Rapido Nitulfo. Ang expose ni Rapido kung saan binabanatan natin yung mga issue ng lipunan, yung mga impormasyong binibigay sa atin tungkol ho sa mga illegal na gawain na maaring alam nyo or hindi nyo alam. Okay, so sa kasong ito, di ba? Eh, maraming tayo na-expose. In fact, itong segment natin na expose ni Rapido, inaabangan ng mga tagapakitikot. Diba? Kapag meron tayong in-expose, alam nyo, marami nagme-message sa amin. Tama ba ako, direct, di ba? For example, if we expose something or someone, may mga follow-up messages na yan. Bukod po dun sa impormasyon na binigay sa atin. Okay, katulad yan. Ito, natatandaan nyo si Chito Manyalak. Diba? Yang si Chito Manyalak, ito yung issue, direct, yung peryahan ng bayan, PNB. Diba? Ang mga nagsumbong sa atin dyan, sa PNB na yung peryahan ng bayan, ay yung mismong mga nakakuha ng prangkisa para i-operate yung peryahan ng bayan. Ngayon, ito, yung in-expose natin, sinabi ko nga, isang malaking katanungan kung yung peryahan ng bayan ay legal ba o illegal. Kasi kung legal, magtataka ka bakit ni-raid ng CIDG yung ilang outlet ng peryahan ng bayan sa may Rizal sa Cavite if I'm not mistaken. Okay? Ngayon, ang tanong natin sa PCSO, Philippine Chartist Sweepstakes Office, pati dyan kay Chito Manyalak na yan. Parang, if peryahan ng bayan is legal, sabi nung mga may prangkisa nito, bakit kami hinihinga ng goodwill money para daw pambigay sa media, pambigay sa local government, pambigay sa PNP? Nung mga nagsumbong sa atin, yung ilan dyan, nagbigay ng impormasyon, sila ay may hawak na prangkisa ng peryahan ng bayan, which is a game that is supposedly under the Philippine Chartist Sweepstakes Office. Okay, so tanong yan, bakit legal eh? Ba't kami nga sabi nung Chito Manyalak eh, hinihingan kami ng goodwill money, Mr. Tulfo. Nagtanong sila, para saan po yung goodwill money? Sabi raw, yan ay para sa PNP, sabi daw ah, para sa media at para sa local government. Tama naman. Saka bakit goodwill money ang termino? Diba? Goodwill money is just a better term or mas magandang tawag sa salitang lagay. Diba? Lagay yan. Base ho dun sa impormasyon na binigay sa amin. Diba? So bakit kumukuha ng lagay kung legal? O parang nag-rhyme pa. If it's legal, ba't may lagay? Diba? Ang naglalagay ka lang kapag illegal yung ginagawa mo. Kapag halimbawa, weteng. O kapag halimbawa, yung tatawag mong bukis, yan, illegal yan, o, diba? Of course, kinakailangan mo maglagay sa mga otoridad upang hindi ka hulihin. Ika nga, ang tawag dyan ay protection money. Hindi iba yung padulas. Yung padulas kapag yung halimbawa nahuli ka. Diba, boss, may padulas ako.
Iba yung protection money. Protection money, buwan-buwan yan. Diba? Bibigay ka. Para, kumbaga, kapag ano, yung police, eh, titingin, the policeman will look the other way. Kahit na harap-harapan mong ino-operate, diba? So, yun ang tanong, nung ano, tanong natin sa Philippine Chartered Statistics Office, PCSO, ha? Is peryahan ng bayan legal or illegal? That is the question, PCSO. Alam ko nakakarating sa inyo to. Why don't you come out with an official statement? Philippine Chartered Statistics Office. Ano ba ang peryahan ng bayan? Legal o illegal? Okay? Si Chito Manyalak naman, yung certain Chito Manyalak, hindi ko kilala yan. Ha? Pero may nagsabi sa akin, boss, kaya matapang niyan kasi ang kadikit niyan, isang kongresista. According to my source, informante natin. Ha? Matigas yung boss kasi di umano ang kadikit niyan, di umano ang kapartner daw ay isang kongresista. Sabi ko, anong kongresista? Baka naman na dating kongresista or kongresistang nakaupo pa. Ang sagot sa akin, kongresistang nakaupo pa. Ah. Eh kaya palaka ko. Diba? Kaya palaka ko. Diba? Eh kapag ikaw nakasandal ka sa kongresista, para kang nakasandal sa pader. Diba? Kong. Kongresiste. Diba? Alright, Dave. May nagtanong sa akin, kilala, binigay ba yung pangalan sa iyo? Of course, binigay yung pangalan sa akin. Hindi man ako papayag na kapag may expose ako, kulang ako sa impormasyon, di ba? Kongresista na yan. Na di umano. Eh kaya daw, ano, kadikit nito ni, ano, ni Chito Manyala. But of course, wala naman tayong ebidensya eh. Diba? I don't have the evidence. But according to my informant, yung aking informante, ikadikit niya yung kongresista. Kaya nga ito ay parang nakasandal sa pader. Diba? Ganyan lang naman yan eh. Ba't ba na mayagpag yung wedding dati? Na mayagpag yung wedding kasi yung mga wedding lords ay nakasandal yan sa mga governor, nakasandal sa mayor, nakasandal yan sa ano, sa mga PNP, yung mga pulis na nagbibigay protection, di ba? Kasama sa budget yan. Di ba, that is how wedding worked. O dati, panahon ng wedding, na-expose, di ba? Yung mga wedding lords, merong blue book. Natatandaan nyo ba, may blue book yung wedding lord. Doon. Di ba, ano yan, bata pa ako niyan eh, yung high school pa lang ako, yung nagkaroon ng expose about wedding. Di ba, illegal yung wedding eh, di ba? So nakuha yung blue book, may blue book. Hindi ko maya, ito, isang katanungan sa akin. Bakit yung mga lalagyan, yung mga nilalagyan ng pangalan ng mga nilalagyan, ba't nakalagay sa blue book? Hindi ba pwedeng red book? Hindi ba pwedeng yellow book? Hindi naman pwedeng black book kasi black book parang papakulam mo yung tao. Pinapatawa ko lang po kayo. Pero yung nakalagay sa blue book, di ba? Prinisent yan. Yan ay prinisinta sa yung kasagsagan ng investigasyon ng Senado, ng Kongreso sa mga wedding lords. Di ba? May prinisent yan, yung blue book. Nakalagay yung pangalan ng mga ilang mga nilalagyan ng governor, nilalagyan ng mayor, nilalagyan ng police kasi pati sa mga media kasama o. Kasama sa budget. Labas, itong peryahan ng bayan is the same. According to sa ating informante, yung source natin. Okay, PNB, peryahan ng bayan, hindi po Philippine National Bank yan. Okay, ang ito, lumalabas, goodwill money, sabi nga ni, ano, ni Jake Tuason, payola, nadali mo pare. So, if, babalik tayo palagi sa tanong na to, no?
will always come back to this question. Malaking katanungan, question mark. If peryahan ng bayan is legal, ba't kinakailangang magbigay ng payola yung mga nag-ooperate nito? Yun lang naman ang tanong natin. At yung pera nga daw, binibigay doon sa isang nagngangalang Chito Manyalak na yan. Diba? Legal ka eh. Why would you give? What's the money for? Para saan yung pera? Legal yung operation mo eh. Bet ako magbibigay ng pera sa PNP. Bet ako magbibigay ng pera sa media. Bet ako magbibigay ng pera sa local government. Eh sabi ko nga eh. Baka naman talaga, sabi ko baka naman may resibo yun. May resibo. Natawa ho yung kausap ko sa akin. Sabi ko, baka naman kakukasama sa budget yan. Meaning, baka naman nakalagay yan doon sa ano, sa PCSO, nakalagay na, rather, doon sa patakaran ng peryahan ng bayan sa PCSO, baka kasama yung kasama doon sa mga babayaran ng mga nagprangkisa ng peryahan ng bayan, baka nakalagay dyan. O, ito ha, kailangan babayad ka rin para sa PNP, para sa media, para sa local government. Yun yung kausap ko, natawa. Ito, baka may resibo yan. Tawa ng tawa yung kausap. Sabi ko, di ba tanong is legal or illegal? Kaya kung legal yan, dapat may breakdown yan. If peryahan ng bayan is legal, ha? Kiniklaim yata ni Chito Manyalak, legal yan eh, ha? If it's legal, ba't magbibigay ng goodwill, ng payola? Diba? Hindi ka magbigay ng payola. Eh kung ako nga eh, sinabi ko na dati, ulitin ko eh. Ako, nakuha ako ng prangkisa niyan, tapos sinihingan ako nung Chito Manyalak ng pera. Magtatanong ako, para saan po yung pera? Hindi pa legal tayo? Ayun, hindi malalaman natin yung totoong istorya, diba? Sweepstakes office, maglabas kayo ng official statement. Legal ba or illegal yung peryahan ng bayan na yan na pinapatakpo nyo? If it's legal, bakit merong payola? Bakit merong goodwill? Yan naman ang tanong natin. Pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.